may pupuntahan tayo doon. Oh, yun nga eh. Isa pong herbal farm para doon sa mahihilig sa mga halamang gamot. Nako, good news yan. Pagkakalam ko, Connie, nasa Nueva Ecija yan. Yan, napakalapan dyan. Napakalawak yan ang farm ito. No? At syempre, pag pinag-usapan natin ang herbal farm, in-expect natin yan. Merong yerba buena, may acapulco dyan, may tsaang gubat, at kung ano-ano pang mga herbs dyan. Etong mga herbal na ito na gamot na sinasabi natin, mga proven naman ito ng DOH. May mga researches naman talaga dyan. No? In fact, isa sa pinakamarami nilang pinoproduce dyan sa herbal farm na yan, yung lagundi. Yun. Di ba? Para sa may mga ubo. Mucolytic, anti-cough. So talagang sikat na sikat yan, lalo na diba, sa ating mga Pinoy. Kaya naman, panuulin po natin kasi napaka-importante na malaman natin ano-ano yung mga herbal medicine na pwede po natin magamit kasi ang mahal na ng gamot ngayon. Correct. Diba? Kung bibili tayo sa medika. Baka may maitanim po tayo sa ating mga paso. Panuulin po natin ito. Kapag tayo inuubo, may mga gamot na po pwedeng inumin para mawala o maibsan ito. Pero kung gusto ninyong subukan ang natural remedies, may inirekomenda ang mga eksperto. Ay mismo sa Department of Health, kapag may ubo, isang klase ng halamang gamot lang daw ang dapat tandaan, ang lagundi. Dito sa bayan ng Santa Rosa sa Nueva Ecija, matatagpuan ang pinakamalawak na organic farm sa Pilipinas. May lawak ito na mahigit sa 40 ektarya, kung saan nakatanim ang samat-saring mga gulay, pati na rin ang iba't ibang halamang gamot. Nami-maintain namin na pagiging organic dito dahil hindi kami gumagamit ng chemical fertilizer or pesticides. No? Lahat ng pataba namin dito, nanggagaling lang dito sa mga dahon, pinoproduce ng vermicompost namin, vermiculture namin, para yung mga dumi nila, yung ginagamit naming fertilizer sa mga halaman. And every year, dahil certified organic kami, ino-audit kami ng certifying body, making sure na yung mga lupa, tine-check nila yung lupa, kung may traces ba yan ng chemical. And for so many years, we passed that standard. At sa malaking bahagi ng kanilang lupain, lagundi ang nakatanim. Para makilala ang halamang ito, pagmasdan kung may 5 dahon ang bawat palumpong o shrub nito. Pagkatapos pitasin ang mga dahon, pinoproseso nila ang mga ito para gawing gamot. Ayon mismo sa pagsasaliksik ng DOH, mabisa ito kontra ubo at lagnat. Mga sakit na nauuso lalo na ngayong tag-ulan. Ito po yung lagundi whole dried leaves na kung saan kapag gagawin itong tabletas, ito po ay ipapowderize para po maging tabletas. Pagkaraan po ito gagawing syrup, dadalhin po ito sa planta para dumaan sa extractor para po siya maging syrup. Pero kung tutuusin, maski sa simpleng paraan, pwede na rin maranasan ang healing benefits ng lagundi. Pakuluan lamang ang mga dahon nito sa loob ng 5-10 minuto. Salain, tsaka inumin ang tubig na pinagpakuluan. Ang ginhawang dulot nito, humahagod sa lalamunan. Mabuti raw ito sa mga nakararanas ng dry cough o yung bang walang inilalabas na plema. Pero kapag hindi ito nawala sa loob ng 3 linggo, ibig sabihin, baka hindi na ito karaniwang ubulang o yung tinatawag na acute cough. Sa ganitong pagkakataon, makabubuting magpatingin na sa doktor. Bukod sa lagundi, marami pang tanim na iba't ibang halamang gamot dito sa kanilang organic farm. Gaya ng acapulco na kabilang dito sa listahan ng mabisang halamang gamot na inilabas ng DOH. Makikilala ang halamang ito sa pamamagitan ng kanyang dilaw na bulaklak na pahaba ang hugis. Pero ang pinaka-pinakikinabangan dito ay ang kanyang mga dahon. Dinidiktik ang mga ito para bahagyang lumabas ang katas, tsaka ipinapahid sa parting may sugat. Ayon kasi sa DOH, may antifungal at antibacterial properties ang dahon ng acapulco, kaya mabisa raw itong pang-disinfect ng mga sugat. At ang isa pang halamang gamot na kinilalang pinakamarami sa organic farm ito ay ang Carmona retusa, na mas kilala natin mga Pinoy sa tawag na tsaang gubat. Maliliit at makintab ang mga dahon nito na kadalasang tumutubo maski sa likod bahay. Gaya ng lagundi, pakuluan lamang din ang mga ito sa loob ng 5-10 minuto. Salain, tsaka inumin ang tubig na pinagpakuluan. Maganda naman daw ito para sa mga nakararanas ng pananakit ng tiyan o kaya ay kapag humihilab ang sikmura. Pero muli, paalala namin dito sa Pinoy MD na kapag hindi bumuti ang inyong kondisyon o kaya ay mas lalo pang lumala, makabubuting magpatingin na kayo sa doktor.
Baka kasi hindi kayo hiyang sa mga halamang gamot. Kapag din masyado ng malubha ang sakit, baka hindi na ito kaya ng mga dahon-dahon lamang. Gayunpaman, nakatutuwang isipin na sa likod bahay lamang natin may mga halaman pala tayong magagamit bilang gamot. Talaga namang pharmacy lang ang peg.